Sige, pupunta ako sa hearing. Pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang 10 utos ng Diyos. Mga kabayan, tila nagiinit na sa galit itong si Senador Rin sa Hontiveros matapos ang kanyang preskon kahapon kung saan ay sinabi niya na may 17 kondisyon itong si Pastor Kiboloy para lumitaw at pumunta sa Senado. Sabi ni Hontiveros, hindi ang Senado ang mag-a-adjust para sa kanya. Bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Samantala, agad namang sinagot ng kampo ni Kiboloy itong si Hontiveros at pinasinungalingan ang kanyang mga pahayag. Sabi ni Atty. Topacio, ang abogado ni Kiboloy, katang isip lang ni Hontiveros ang kanyang mga ibinunyag na may 17 kondisyon ang kanyang kliyente para magtungo sa Senado. We emphatically, categorically, and vehemently deny that. Ano na naman yan, katang-isip na naman ni Rito Hontiveros yan. As far as I'm concerned, as a member of Pastor Apollo Kumuloy's legal team, no such demands were made or are being imposed upon the Senate, specifically the Committee of Senator Rito Hontiveros, with respect to the appearance of Pastor Kumuloy before the Senate. Nang tanongin naman ng isang reporter itong si Hontiveros kung saan niya nakuha ang impormasyon, sabi ng senadora, sa isang social media lang at wala pa naman itong kumpirmasyon. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Samantala, nang tanongin naman ang senadora kaugnay sa pagkakatalaga ni dating Pangulong Duterte bilang property administrator ni Kiboloy, sagot ng senadora, naghahanda lang ang pastor sa kanyang pagtakas para maiwasan ang mga akusasyon at aparatang sa kanya sa napakaraming kaso. Magkasosyo sila sa pagmamay-ari, kung hindi man sa pagnenegosyo. Ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kiboloy kay Duterte sa kanyang mga andi-andian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Lalo kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Sinagot din ni Hontiveros ang media kaugnay sa kahilingan ni Senadora Robin Padilla na ipahinto na ang pag-iimbestiga kay Kiboloy dahil naiakyat na ito sa korte. May mga presidents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema. Dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sinabina na ng Senado tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Out of this world, kung ilarawan ni Senate Deputy Minority Leader Rizzo Hontiveros ang kumakalat ngayon sa social media na umano'y 17 kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kiboloy bago humarap sa Senado. Isa dito ay dapat umanong tanggalin ang takip sa muka ng mga testigong haharap sa pagdinig at isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Wala rin umanong dapat time limit sa pagtanong ni Kiboloy at pagsagot sa mga tanong. Kabilang pa sa kanya umanong hinihingi ay ang sagutin umano ng opisina ni Senator Hontiveros
Ontiveros ang lahat ng gastusin ni Kibuloy sa pagdalo sa investigasyon, gaya ng private jet flight at parking sa Laia, pagkain na naaayon sa kanyang dietary requirements at accommodation fees sa 5-star hotel. So wow, kukulangin pa talaga yung pinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang pinamumot po talaga nila. Pag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing. Pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God, hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite, alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto, na sa simula parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan, at naging daan din para palalong pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero is there any chance, even a slim chance, na magbago yung posisyon nyo dahil sabi ni Senator Robin, parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayala lamang daw sa judiciary? May mga presidents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema. Dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko rin ibahagi sa inyo yung mga precedents, no? Tungkol po dito sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang, pinamumudmud talaga nila. Salamat. So, halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Kibuloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po?
Well, yung buong set ng 17 o kung ilan man sa naging ano, kasi yun na nga sabi ko kanina, ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito, halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. Salamat. So, halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo Siki Boloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17 o kung ilan man sa naging ano. Kasi yun na nga, sabi ko kanina, ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito, halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga. Huling halimbawa, number 14. All expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang entourage. All expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth, with parking in NAIA, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel. 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. So ma'am, kung halimbawang gano'n, magje-jet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kuya Boloy? Posibleng nandito pa rin siya sa mga inaasta niyang ganyan. So lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado. Ano ma'am yung, well, 4 pa lang yung nagsasign, no? And kumbaga sa ano eh, medyo mas meron kayong talagang fighting chance na eventually makahingi ng arrest order kay SP. Ma'am, kung halimbawang tomorrow, hindi talaga mabit yung required 8 signatures, paano po yung magiging takbo, yung susunod from your end, ma'am? Bukas ay 7th araw na mayroon ang aking kasama dito sa Senado mula nung una nilang minanifest ang kanilang objection na makabuo ng majority ng komite o 8 para mag-object ng sama-sama. Kung bukas ay
hindi umusad mula sa 4 ngayon, papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin, magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy. At ifo-follow up ko kay SP na ipa-aresto na siya para dalhin dito, para sa wakas, humarap na sa Senado, sumagot na sa mga tanong tungkol sa kanya.